Hi guys, share ko lang tong informative video na ano no na na-discover ko no kasi para sa ating mga rider no. Lagi kasi nating nakikita sa mga ano post na nagtatanong halimbawa na huli sila na nagkaroon ng violation no. Tinatanong nila kung magkano ba yung huli sa Makati ng ganitong violation o sa ibang lugar halimbawa magkano ba yung sa Pasig. So dito guys, kahit saan ka mahuli ay malalaman mo na kung magkano babayaran mo, no? Kung saang lugar ka nahuli at anong violation ang nagawa mo. So, accurate ito guys, no? Ito ay AI, no? So, para kami kausap na... Talagang... Para kami kausap na... Taong karapat dapat kausapin sa bagay na yun, no? For example, medical condition. Masasagot niya no, kung ano yung sakit mo at ano yung pwedeng maging gamot sa sakit mo. Sa larangan naman ng ano ng batas. Pwede mong itanong yung mga ano kaso no na pwede mong i-file sa ano depende sa kung anong nangyari sa iyo o ginawa sa iyo ng ibang tao. No? So check muna natin, malaking tulong to sa mga rider no. Okay? Check natin yung video. Okay guys, so i-try natin itong how much is the no left turn violation in Makati. So okay, yun, lumabas no? Actually ano guys, the fine for no left turn violation in Makati is 2,000 in this according to Makati Traffic Code. Okay? So malaking tulong to guys no? Kasi magagamit nyo kahit saang lugar kayo nahuli, itatype nyo lang no kung sa Makati o San Juan o sa Mandaluyong. Okay? So, try naman natin itong how much is a fare for a 12 km in motorcycle taxi. Okay, the fare for 12 km motorcycle taxi ride in Metro Manila is 160. This is calculated based on the approved fare matrix for the motorcycle taxi technical working group. Okay, next natin, what is the size front of a tire of a Raider 150? So, guys, no? Lahat kasi ng mga parts ng motor natin, no, pwede nating i-type dyan. Para malaman natin, no. So, yung kanina, pwede mong i-apply yun, no. Kasi, talagang useful talaga tong apps na to, no. So, kahit anong motor mo, pwede yan. Type mo lang, kung halimbawa, hindi mo alam yung size ng mga gulong or mga pyesa, no. So, i-next natin yung, ito, sa batas naman, no. What is the Republic Act 6657, no? Kasi ginamit namin ito guys, nasa kaso namin sa lupa. Kaya, yun, no? So, kahit anong klase ng batas, nandyan, no? Para may kausap ka na sarili mong abogado. So, andyan, pinapaliwanag guys. Actually, may sound dyan, eh. Kaya lang, dinidisable ng, ano, ng system. O, sunod natin, what case should I file if someone use my data without my permission? Okay? So, yan, sabi. If someone uses your data without your permission, you can file a case under Data Privacy Act of 2012 or DPA, no? So, lahat ng klase ng batas ay nandyan. I-search nyo lang kung halimbawa anong ginawa sa inyo. I-search mo lang kung anong ginawa sa inyo at sasabihin niya yung kasong pwede mong i-file, okay? Napakaganda na itong apps na to. Actually, hindi sa apps, eh. Okay, sunod naman natin isa. What is the first aid of heat stroke? Okay, madalas yung mga rider, no? Okay, so... Heat stroke is a medical emergency that occurs when your body temperature rises above 104 degrees Fahrenheit or 40 degrees Celsius. So, ayan guys, no? Nakita nyo yung una nating tinip, no? Yung how much is no left turn in Makati. So, ganun din yun. Pwede nyo i-apply sa lahat ng lugar, no? Halimbawa, na-violation kayo ng passing through red light sa Pasig. So, pwede mo siyang i-search doon. Actual yun. Mga pups, no? Tapos, doon naman sa how much is the fare for 12 kilometer in motorcycle taxi. Pwede mo siyang gawin basihan kung sakali man na sa tingin mo nagkakaroon ng error yung apps at yung pricing, no? So, ano lang to, basihan kung plus or minus lang to, hindi pa pwedeng lumayo rito, ano? Makikita mo, may tatanong mo yan doon sa ano na yun, sa apps, sa ano na yun, app. Tapos, what is the size of a front tire for Raider 150? Ginawa ko lang siyang base, no? Pero lahat ng motor at lahat ng pyesa, pwede mong itanong dyan kay Bard, okay? Ano yan, parang gawin mo na siyang kaibigan kasi lahat ng pwede mong malaman ay alam niya. Itatanong mo na lang. Itatype mo lang. Actually, ano, mga paps, idol, merong ano yan, no? May voice prompt. So, pwede mo siyang pakinggan na lang.
Pag tinipe mo yung tanong mo, magsasalita yan, kaya lang naka-mute kasi yan. Pag kinuha mo siya, no? So naka-mute yan. Pag na-record mo. Tapos what should I file? What case should I file for someone that is using my data without my permission? So, ito isa ring example, no, ng kaso na pwede mong itanong. No, lahat kasi ng kaso pwede rito. Itatanong mo lang sa kanya kung anong ginawa sa'yo ng isang tao o anong nalabag sa'yo at sasabihin niya sa'yo yung eksaktong kaso na pwede mong i-file, okay? Tapos ito nga, lahat ng mga Republic Act, pwede mong itanong dyan. Tapos, sa larangan naman ng medisina, guys, ang itinry natin is what is a first aid of a heat stroke? So, nakita nyo naman na actual at accurate yung sagot niya, no? So, maraming salamat guys at sana nakatulong ako. Ngayon, para dun sa kung paano nyo ma-access yan, message nyo na lang ako, no? Yung may ibang nakakaalam na yan, kasi yan ay isang experimental pa lang, pero napakaganda yan. Parang kasi siyempre, pag si Siri, expensive yan, di ba? So, yan, libre lang. Thanks, guys.